Noong August 30, 1989, 16 na bilanggo sa Davao Metropolitan District Command Center na dating nang nakatakas mula sa Davao Penal Colony ay nang-hostage ng 15 miyembro ng isang religious group. Ang insidente ay humantong sa isang madugong pagtatapos na ikinamatay ng 5 hostage at lahat ng 16 na preso. Ano ang dahilan at bakit hinostage ng mga preso ang grupo ng religious group na ito? Yan ang ating aalamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Noong April 2, 1989, si Felipe Pugoy at ang kanyang grupo na Wild Boys ay nagsagawa ng hostage taking sa Davao Penal Colony. Dinaig ng grupong armado ng mga konsilyo ang mga gwardiya ng bilangguan at tumakas gamit ang isang jeepney. Hinarang ng mga tropa mula sa Philippine Constabulary ang grupo ni Pugoy. 120 kilometro ang layo mula sa bilangguan. Nakipagnegosyasyon sila sa mga negosyador ng gobyerno sa mga kahilingan nila. Ang grupo ni Pugoy ay humiling ng isang eroplano patungong Maynila upang kausapin ang nooy presidente na si Corazon Aquino para hilingin na mailipat sila sa National Penitentiary sa Muntinlupa dahil sa umano'y pang-aabuso ng mga opisyal ng bilangguan ng Davao Penal Colony at napagkasunduan ng magkabilang panig na ang mga negosasyon ay itutuloy sa Davao City. Sa panahon ng negosasyon, noong gabi ng April 3, inulit ng grupo ni Pugoy ang kanilang hiling na isang eroplano. Makalipas ang ilang oras, pinalaya ng 13 hostage takers ang kanilang mga hostage at mapayapa silang sumuko habang si Pugoy at ang isa pang leader na si Ricardo Navarro ay nakahawak pa rin sa kanilang mga hostages ng 2 teenager na babae. Pansamantalang ikinulong sa Davao City Jail ang mga sumukong preso. Ang huling kahilingan ni Pugoy ay makita ang kanyang ina na ayon sa mga militar ay pinagbigyan naman nila ito. Sumuko naman ang huling 2 hostage taker matapos silang mapangakuan na ililipat sila sa National Penitentiary at doon ikulong kasama ang iba pang mga convicts. Karamihan sa mga bilanggo ay inilipat sa Davao Metro Discom. Ang pangako ng paglipat sa National Penitentiary ay tinanggihan dahil sa mga hostage na nagsampa ng kaso ng kidnapping laban sa kanilang mga dating nanghuli. At noong August 30, 1989, 16 na convicted na preso kabilang ang mga leader na sina Pugoy at Muhammad Nazer Samparani na isang dating sarhento mula sa Philippine Air Force na na-dismiss mula sa serbisyo noong 1976 hostage crisis. Inuha nila ang 15 miyembro ng Joyful Assembly of God bilang hostage. Lahat maliban sa isa sa mga nahatulan ay mga miyembro ng Wild Boys ng Davao Penal Colony. Ang grupo ng mga protestante ay nagsagawa noon ng isang prayer service sa loob ng bilangguan ilang sandali bago sila ma-hostage. Inuha ng mga Wild Boys ang mga hostage upang magprotesta laban sa mga kondisyon ng bilangguan at hiniling nila na makipag-usap sila kay Congressman Ramon Mitra at Senador Nina Rasul. Pero parehong tinanggihan ng mga politiko ang kanilang kahilingan at sinabing ISIS ay dapat harapin ang mga negosyador ng militar. At pagsapit ng August 15, ang mga bilanggo ay naiulat na sumuko pagkatapos na mangakong ililipat sila sa isang kulungan sa Maynila. Pero makalipas ang ilang minuto, biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril habang ang mga preso ay tumawid sa isang chain link na bakod kasama ang mga hostages na ang ilan sa kanila ay nakatakas habang ang iba ay kinakaladkad pabalik sa bilangguan. Ayon sa isa sa mga nakatakas na bihag, siyam sa mga hostage, kabilang ang Australian missionary na si Jacqueline Hamil ay ginahasa ng mga preso kaya ito ang nagbunsod sa mga militar na lumusob sa bilangguan. Pagkaraan ng araw na iyon, matapos ang patuloy na pagtanggi ng mga hostage takers na makipagtulungan. Ang hostage crisis ay nalutas sa pamamagitan ng pinagsamang pwersa ng pulisya at militar at nagawang iligtas ng 10 hostage. Pagkatapos ng hostage crisis, ay doon tumambad ang wala ng buhay na 5 hostage kabilang si Jacqueline Hamil, ang Australiana na miyembro ng religious group, at gayon din
ang lahat ng 16 na hostage taker. Hindi malinaw kung ang pagkamatay ng 5 hostage ay bunga ng pag-rescue o kung ito ay gawa ng mga bilanggo. Ang mga nakaligtas sa hostage crisis na iyon ay dinala kaagad sa kustodiya ng militar pagkatapos malutas ang krisis. Ang mga mamamahayag ay pinagbawalan na makapanayam ang mga nakaligtas sa hostage crisis na baka tataas ang espekulasyon ng isang cover-up. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.